Okay, so what's up? So ngayon ay passing data from child to parent component. So output naman tayo, yung decorator. So yung last video ay at input tayo. So nagpapas tayo ng data from parent to child component. So ngayon ay kabaliktaran naman child to parent component. Medyo nakakalito to eh. Kahit ako nalilito ako. So, hindi naman ako ganun ka-advanced Angular. So beginners pa lang din ako. Tinatry ko lang din intindihin yung mga concepts dito. Para madali na tayo mag-ionic. So, at output to. So, bakit nga ba kailangan natin mag-pass pa ng data from child to parent? Para kasing dito sa mga examples dito, yan eh. Kumbagay, umiikot sa events. So, parang ang pinapasa natin ay magpapasa tayo ng function from parent to child. And then, sa child, parang mag- sa child tayo magti-trigger ng event. Ano? So, tignan natin. Ang kailangan muna natin gawin ay so, import. Dito tayo mag-base. Naririnig ko si ano eh. Si Gigi. Papatugtog doon. So, try muna. Doon muna tayo sa component. Sa parent component. Meron na naman tayo ditong child component eh. So, content, tsaka person details. So, gawa mo na lang tayo ng ano bang ating gagawin ngayon? Andito sa example ay, nag-a-add siya ng item dito. So, sa content natin ay, meron tayo ditong people array. So, magdadagdag tayo dito ng data from the child component. Tingnan ko lang kung kaya yun. So, add person. And then, so, tatanggap siya ng string. Tingnan natin. Parents, sa parent component. So, yan. New item. Pwede nating export interface. Okay. Pwede nating gamitin yung ano. So, person. And yung type niya ay person. Yan. Yun yung tatanggapin niyang. Okay. Cannot find the name person. Diba itong interface na to? Ay, people pala. Hindi pala person. People. Ayan. So, ang gagawin natin ay people dot push person. Okay. Cannot find the name people. Did you mean Denson? Okay. So, instant. This dot people. Ayan. Ngayon ay sa HTML ay ipapasa ba natin yung ano? Okay. Dito sa a person. So nasa square brackets ang ilalagay natin dun ay mismong pangalan ng event. Ay hindi pala. New item event. Update component at HTML. So, hindi pala, ano, parenthesis nga pala pag, ano, pag event. And then, ang papangalan natin dito ay yung, kung ano yung matatanggap dun sa child component natin. So, query ay temp muna. And then, equal natin siya sa, dito sa add person. Okay. And then, ipapasa natin yung event. So, kung walang ganito ay mag-e-error siya. Kasi parang malalaman nito yung ano nga bang ilalaman nito? Pasesearch na lang sa Stack Overflow. Parang dalawa siya eh. Magkaiba siya sa DOM. Tsaka kung anong event yung mangyayari. Kumari ay click or mouse over. And then o dun sa mismong value yata. Ayun. Sa value ng event mismo. Ano? Kung anong type. Gagamitin natin siya mamaya. And next, ano ba? So, yun lang. Tapos na tayo dito sa parent. So, parang pinas lang natin tong function natin dito. To child component. And then, marireceive siya ng child component. And kailangan natin itong output decorator. And then, sa ibang tutorial ay hindi sila nag-emit ng mismong value.
So, sa atin ay tatry nating mag-emit ng value. Kumbaga, magsasend tayo ng value papunta sa parent. Sa kanila kasi parang nag-emit lang sila ng event, nagtitrigger lang ng event para mangyari yung event talagang ito. Kumbaga, hindi sila nagpapasa ng argument, parang ganun. So, nasa na ba tayo? So, output. So, kailangan natin, parang same lang din ito, pero output. Tapos, yung pangalan ng na-receive natin, which is itong temp, and then is equals to new event emitter nga pala. So, kailangan natin na event emitter. So, para ito yung magti-trigger ng event natin. Eh, siya pala yung mag-ano ng event natin. Ayan, magti-trigger nga. Sa kanya, itong magagamit natin, pang-trigger. And then, people, ayan. Parang ito yung i-accept nating argument. Okay, sa people. Kasi yun nga yung i-add natin dito eh. Sa, ayan. Kung string ito, kung string yung argument natin, so, string yung ilalagay natin dito. So, gagawa tayo ng sarili nating click dito. So, lagay tayong button. Tapos, click. Yan. Siguro, pwede na mismo yung, ano, yung, tawag dun. Pwede na yung mismong, doon na tayo mag-emit. Ano, temp emit, siguro. Pero, gagawa tayo ng sarili nating function dito. So, what a child function. Para gets natin. Child function. Ayan. So, it does not exist on time person details. Child function. Di ba ito yun? Ayan. Tapos, try lang natin mag lagay ng object na same lang dito. Ayan. Ito. Lagyan natin ng 4. Nalagyan temp people. Only refers to a type but it is being used as value here. Tapos temp tsaka 18 years old. Tapos, i-emit natin to. So, kailangan ng this.temp.emit. And, ipapasa natin tong function na to. Ay, temp pala to. So, person. Ayan. So, dapat ito ay ma-receive niya dito. And then, ipupush niya dito. Natatrack ba to? Ayan. Try natin add. So, add. Medyo nakakalito lang yung ano na to. Ayan. So, pag nag, kahit ano yata dito, may invoke ito. So, yun. Ayan. So, yun. Ano, gets nyo naman, no? Parang, so, ano lang natin dito. So, medyo nakakalito din kasi. Kumbaga, ang itong function ito, from child component, nararanila itong function from parent component. And, nakakapag-send din siya ng value. So, parang ang ginawa natin dito ay, dinag-set muna tayo dito ng function, and then, kung ano yung value na tatanggapin natin, which is person. Ito, naka ano sa interface natin. Tapos sa HTML ay pinasa natin tong function na to. So add person. Ayan, add person. So kailangan may event siya. Siguro pag may ipapasa ka mismo na value na i-emit ka na value. So kailangan may event na ganito kasi mag-e-error talaga 'yan. And ito yung pangalan ng function or yung pangalan na mare-receive ng child. So, kaya dito ay temp yung pinangalan natin. So, siguro kung temp to,
nagkakaroon ng mga mali yata. Ayan. And then, in-import natin tong output at output at saka event emitter. Ayan. Para makapag-trigger tayo ng event. Then, then dito sa child na to, nag-add tayo ng click. So, yung click child function. Tapos, pag kinilik nila to, nag-ano lang tayo dito ng sample na object. Tapos, sinend natin to. This.temp emit. So, ginamit natin itong temp na pinasa natin. And then, emit. Kumbaga ay, i-trigger mo na to. I-trigger mo tong function na to. Which is, itong temp na to ay galing din naman sa parent natin. And then, send mo ng person dito. So, ayun, maganda to siya kasi pag marami kang child, tapos, mas maganda kasi pag, kuwari nasa parent, may single function ka. And then, yung mga child mo ay, kumbaga yung nag-emit lang, ano. Ayun, ginagamit nila yung same function na yun. So, ayun, para sa passing data from child to parent.